ALD_01. At yahoo.com, yep. Yeah, I got it. Sweet. Did you want a bag? Yeah, please. Unboxing tayo. Ito yung binili kong DJI Mavic Mini galing ng Australia pa. Tapos dito ko bubuksan sa Pilipinas. Matagal na to eh. Tapos ngayon ko lang naisipan na buksan, mag-unboxing ito. Kasi baka magamit ko sa Pilipinas. So 1, 2, 3, 4. Ito na yung pang-apat na drone ko. Tapos ito ay yung bagong lumabas na DJI Mavic Mini. Gawa ng yung mga nakaraang na drone ko, marami kasi siyang mga regulation sa aviation, international aviation, kasi mahigit na siyang 250 grams. Tapos pag below 250 grams, gaya nitong DJI Mavic Mini, considered pa siya ng toy. Kaya ko siya binili. Tapos yung latest ko na ngayon, yung drone ko, yung DJI Phantom 4 Pro. Pero dahil sa maraming regulation, hindi ko na siya ganong ginagamit, kaya nag-decide akong bumili ito. So, mag-unboxing tayo ngayon, tsaka itatry natin papalipad itong Mavic Mini. Yan ang Mavic Mini. Yan. Galing ito ng camera house. Hindi ito sponsor ng camera house. Pero itatry natin papalipad ito. Yan. Tingnan natin kung anong nasa loob. Ang price naman ito, nasa mga 600 Australian dollars. I-convert nyo na yan ng 33 pesos per $1. So, yan. Buksan ko na. Buksan natin. Tapos, maganda kasi mahina yung hangin. I-try natin siyang kapalitan ngayon. Ayan. Medyo mainit ngayon dito. Ayan. Yari na sana akong gusto ng mag-unboxing, kaso lang maraming nagtatugtog ng music. Ang problema kasi doon, makapiray tayo sa YouTube dahil sa music. Kaya nagantay akong huminto yung... So, bubuksan na natin. So, ito yung remote. So, yung remote niya, parang pares ng design sa Mavic Air. Tapos, buksan mo lang ng ganyan. Tapos yung stick niya nandito sa gilid. Yan nakalagay. Tanggalin mo lang 'to nandito. Tapos i-screw mo lang siya. Iikot mo pa kanan. Tapos yung isa rin nandito. Ikot mo yan sa pa kanan. Tapos ito na po yung yung Mavic Mini na drone. Yan, so ito yung tsura niya. Yan, yan. Tapos ito, protector to ng camera. So, tanggalin lang na ganito yung pagtanggal niya. Ito. Oh, yan, yan po yung camera. Yan. Tapos pag set up ng camera, unahin yung buksan to. Itong isang to. Yan, gagalan niyo. Tapos sa kabila din naman, yung forward wings niya. Tapos yung sa ilalim, itwist niyo lang ganyan. Yan. Tapos yung isa din, ito isa yung ganun. Oh. So, yan po yung itsura ng drone niya. Yan. Tapos ilagay natin dito. Yan.
kaya kita. Yan. Tapos yung remote. Tapos yung may manual siya. Tapos may isang may libreng ano din, propeller. You know, may propeller na dito sa box. Tapos mayroon siyang box na puti. Tingnan natin kung anong laman. Maliit na box. Ah, nandito yung screwdriver. At saka yung ano. Ah, yung mga connection ng ano, ng cellphone para sa remote. So, ang gawin natin, try natin i-connect dito. Ayan o. I-push nyo lang ganyan. Tapos, ito yung, depende kung anong cellphone meron kayo, kung Android or iOS. Pero ito sa iOS to, sa mga Apple. So, kukuha lang ako ng cellphone para i-connect natin to. Saka meron ding Android o. Oh. Android at saka iba pang mga ano. Yan. Saka ito din po yung charger niya. Ito. Yung charger niya ng drone. At the same time, charger ng remote control. Yan. So, i-try natin kunit yung remote control sa drone at saka yung cellphone. Yan. Para sa akin parang malaki yung ano, malaki yung iPhone 11 Max. Ang bagay nito yung mga small size lang, kasi ito hindi siya maipit ng maigi dahil malaki yung iPhone Max. So, i-on natin, pindutin ng dalawang beses lang itong power. Yung power, nandito siya. Yan yung power. Nandito. Pindutin ng dalawang beses. Long press yung pangalawa. Yan. On na siya. Tapos yung drone naman, pindutin ng pangalawa. Nandito yung power. Dalawang beses din. Pangalawang pindot, long press. 1, 2. Pag narinig niyo 'yon, ibig sabihin noon nag-power up na yung ano, yung na-on na po yung drone. Hindi power up, on pala. So, ngayon, i-try natin yung i-on yung drone, ha. Try natin i-connect. Before that pala, kung wala ito yung first na drone niyo, dapat download kayo ng application na kung Mavic Mini yung mayroon kayo, ang i-download nyo ay DJI Fly. Pero pag gaya na mayroon kayong Phantom 4, Phantom 3, Phantom 2, ang i-ano nyo ay DJI Go or DJI Go 4. So ang pindutin ko ngayon ay DJI Fly. Dito kung nakita nyo yan. Yan. Tapos, hintayin lang natin kasi babasahin ng remote yung drone para po makonnect siya. Tapos, mapansin nyo yan, pag nakonnect na, may ano siya, may signal na naka-white dito, banda. Ngayon, pula siya, pero connect na siya, pero low yung connection niya. So, try lang natin i-on. I-ano natin yung dalawang to. Para sa hindi na kayo mag-on dito, kasi may sign dito ng arrow eh. Sa gilid ko nakita nyo. Yung arrow na yan, take off yan. Pero nga gamitin ko yung remote lang. Kasi ito yung ginagawa ko sa ano ko eh.
sa phantom, mga phantom ko na drone. So i-pull mo lang to, ito nasa 45 degree, ito naman sa 25 degree. Yan, nag-on siya. Yan o, oh. Nag-on na siya. So try natin, yan o, oh. Pa-take off. Pinatay ko kasi na nasabit sa ano, sa dahon. Lipat natin dito. Yun yung technique, ano, emergency switch off. Lagay. Yan, kung nakita nyo yung drone. Yan. So, try natin ulit. Ito yung gagamitin ko na pang-on. Yan. Na-take off na. So wala daw siyang GPS signal. So pag i-akyat nyo, ito yung gamitin nyo. Pero may program yan kung anong gusto nyong gawin. May customize kung anong mga direksyon sa control nyo. Punta lang kayo sa settings. So i-take off natin. Subukan natin. So i-try natin. Nakita nyo yung drone. Yan. Yan po yung drone. O, yan o. Nakalipad na siya. Yan. Yan po siya.
So tapos na po tayo ng test flight. So ito ang maganda dito sa sinabi ko nga, ulitin ko. Ano siya? 249 grams lang, so considered siya na toy. So wala siyang gaanong restriction. So yun, tapos na tayo, pack up na tayo. Tsaka salamat sa panood, Kuya Dong. Until next time na mag-unboxing tayo. Hindi kasi ako nakalabas ngayon dahil sa hindi tayo pwedeng lumabas ngayon kasi may problema yung buong mundo na COVID-19. Tapos bawal, hindi naman, nag-extra care lang sa sarili, hindi naman na bawal lumabas, pero maganda na mag-ingat sa sarili. Kaya ito na lang libangan ko na magpalipad ng drone dito sa Pampanga. Dapat ay uwi ako ng Bohol, pero hindi na gawa ng may inaharap yung Pilipinas sa problema ng COVID-19. Dapat mag-cooperate tayo sa gobyerno. Iwasan mo ng paglalabas ng bahay kung hindi naman karapat-dapat na lumabas. Yung kung pumasyal man lang, iwasan para hindi sasakit ng ulo ng mga empleyado ng gobyerno o kung sino mang naantasang magsulba ng problema ng COVID-19 dito sa bansa ng Pilipinas, para hindi na maragdagan yung problema nila. Iwasan yung paglalabas ng bahay, basta hindi importante. Kaya yun, salamat sa panood, Kuya Dong, maraming salamat.